sa akin, bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa langit, sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy tayo naglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma sa paghahanap natin ng kahulugan at kaganapan ng buhay. Bumaling tayo kay Jesus Nazareno. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirepa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises.
at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagkatalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalan sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kamatanagan sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasan natin ang kagandahan loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga nagmuwa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo ay makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ng tubig na bumubuhay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritan ang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan Niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Umiinom siya rito, pati ang kanyang mga alagad at kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y mauling mauuhaw, ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalon at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok." "Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat Siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo." Sabi ni Jesus, "Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya, ang tagapagligtas
ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Nasa ikatlong linggo na po tayo ng Kwaresma. Mangangalahati na ho tayo at patuloy sa panahong ito na sumusunod tayo kay Jesus Nazareno patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan, patungo sa muling pagkabuhay. At tayong lahat narito ngayon sapagkat nais nating makatagpo si Jesus Nazareno. At tayo'y narito sapagkat nais din tayong makatagpo ni Jesus Nazareno. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayong linggong ito. Ang kwentong ito ay matatagpuan lamang sa ebanghelyo ni San Juan nang nakatagpo ni Jesus Nazareno ang babaeng Samaritana sa balon. Kung tutuusin po, mahaba ang kwentong ito. Tanghaling tapat daw po nang napadpad si Jesus kasama ang kanyang alagad sa Samaria. At nang umalis ang mga alagad, umupo si Jesus sa may balon sapagkat pagod siya at gustong uminom. At katanghalian tapat nang sumalok yung Samaritanang babae. Doon pa lang, meron ang nais ipahiwatig ang ebanghelista sa kanyang kwento. Bakit nagpunta doon si Jesus? Pero tanongin din natin, bakit nandun yung babae? Tanghaling tapat, pinakamainit, pinakatirik ang araw. Natitiyak ko sa inyo, walang gustong lumabas, lalo tayong mga Pilipinong takot umitim. Ayaw na ayaw, pag maaraw na, no? Nakapayong na, nakasunblock na, ang dami pang harang sa mukha dahil ayaw maarawan. Pero bakit ang babaeng ito, kung kailan katirikan ng araw, dun pa siya umigib ng tubig? Dahil nga alam niya, walang tao sa balon sa oras na iyon. May iniiwasan yung babae. Sa pag-iwas niya, dun naman niya natagpuan si Jesus Nazareno. Pero bakit umiiwas yung babae? Kayo po, kailan kayo may iniiwasan? Siguro, pasimba ka na rito, nakita mo, ay magsisimba yung may utang ako. Hindi ka na pumasok, umalis ka na. Kung meron kang pinagtataguan, meron kang atraso, merong nakakakilala sa'yo, iiwas ka. Pero bakit daw? Bakit may iniiwasan yung babae? Nung humihingi si Jesus ng tubig sa kanya, sa kanyang pag-uusap, hindi ko na nabasa yung bahaging iyon ng kwento, nung sinabi ni Jesus sa sarena sa kanya, tawagin mo nga yung asawa mo. Sabi ng babae, wala akong asawa.
Sabi ni Jesus sa Sareno, oo nga, wala kang asawa, nakakalima ka na nga eh. At yung ika-anim na kasama mo, hindi yun ang asawa mo. Alam nyo, no? Wala tayong maitatago kay Jesus sa Sareno. Hindi po ubra yung mga palusot, yung mga katwiran. Bistado tayo sa Kanya, kaya wag na tayong magkukunwari. Dahil alam niya ang litaw ng bituka natin. Alam niya ang laman ng puso natin. Alam niya kung anong nasa isip natin. Kaya naiba na ang ihip ng hangin. Kaya sabi ng babae, propeta yata kayo. Wala akong maitatago. Kaya pala, ngayon naintindihan niyo na, kaya pala umiiwas yung babae kasi hindi maganda yung reputasyon niya. Iniiwasan niya yung mga marites sa bayan. Kaya kahit tanghaling tapat, kahit napakainit, pumunta siya sa balon. Yun nga lang, ang natagpuan niya si Jesus Nazareno. Pero ano yung nais ipamukha sa kanya ni Jesus Nazareno? Sabi ko nga sa inyo, akala natin si Jesus Nazareno yung napapagod, kaya nasa balon siya. Akala natin si Jesus Nazareno yung nauuhaw, kaya nasa balon siya. Pero sa katotohanan pala, yung babae ang pagod. Yung babae ang uhaw. Kasi naghahanap siya ng ano ang bubuo sa buhay niya. Mga kapatid, ganun tayong lahat. Naghahanap tayo ng magbibigay saya sa ating buhay. Naghahanap tayo kung ano magbibigay kahulugan sa ating buhay. Naghahanap tayo kung ano talaga ang magpapaunlad. Lahat tayo rito, kung ano ang ipinagdarasal mo, yan ang inaakala mong magbibigay buhay sa'yo. Uulitin ko po, kung ano ngayon ang ipinagdarasal mo, iyan ang pinaniniwalaan mong magbibigay buhay sa'yo. Ano nga ba ang nagbibigay buhay sa atin? Di ba minsan pag nagbibiruan tayo, uy, may patay. Anong kinamatay? Nakalimutang huminga. Para sa atin, nakala natin ang sukatan ng buhay ay hininga. Totoo naman din sa isang banda, pag wala ng hininga, wala ng buhay. Pero di ba mga kapatid, may mga taong humihinga pa para ng patay. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, humihinga pa ba yan? No? Pero may mga taong, di ba, humihinga nga pero papatay-patay na. Humihinga ang haba-haba ng mukha. Parang namatayan. May mga ibang tao nga, pag ako'y nagbebendisyon ng patay, mas mukhang buhay pa yung patay kaysa rin sa mga naglalamay. Anong nagbibigay buhay sa atin? Aminin natin. Pag nasa simbahan nga tayo eh, parang patay na patay. Lamyang-lamya. Hinang-hina. Pero pag nasa mall, buhay na buhay. No, pag magsa-shopping, mamamalengke, mamimili, buhay na buhay. Pag magsisimba tayo, makikinig tayo sa salita ng Diyos, patay na patay, hinang-hina, antok na. Pero pag panonoorin si Tanggol, buhay na buhay. Inaabangan pa kung kailan magsushooting dito sa Quiapo para makita siya. Pag nakakita ng artista, buhay na buhay. Pag nakita si Father, matutulog na lang ako. Ano yung nagbibigay buhay sa atin? Ngayong araw na ito, tanungin natin, ano yung inaakala natin na magbibigay buhay sa atin? Yun ba? Yung bili ka ng bili? Kaya pagdating na ng
maniningil sa iyo, patay ka. Ano nagbibigay sa iyo? Pagkain? Kain ka ng kain? Pag pumunta ka sa doktor para magpa-check up, patay ka. Anong nagbibigay buhay sa iyo? Chismis? 'Di ba may ibang tao pag magdarasal, walang kabuhay-buhay. Pero pag-uusapan na 'yung buhay ng may buhay, buhay na buhay. Pag hindi ka sumipot, pag nag-uusap-usap sila, pag ikaw ang wala, patay ka. Ikaw na ang pagchichismisan nila. Anong nagbibigay buhay sa iyo? Trabaho? Trabaho ka ng trabaho? Baka pag-uwi mo sa bahay isang araw, dahil wala kang oras sa pamilya mo, patay ka. Iniwan ka na ng pamilya mo. Iniwan ka na ng misis mo. Kasi wala kang oras sa kanya. Panay trabaho na lang ang buhay mo. Pera? Para ba sa'yo? Pera na lang? Masigla ka pag may pera ka? Para sa'yo? May buhay ka? Buhay ka kapag marami kang pera? Pag dumating ang magnanakaw, patay ka. O tingnan nyo maigi yung bag nyo. Marami nang gumagaya kay Tanggol ngayon mula nang nagpalabas. No? Kaya ingat po tayo. Sa mga nanonood, hindi naman ho ganun kasama ang kiyapo. No? Kasi parang yung sa palabas, parang lahat na lang ng kasamaan at krimen nandito sa atin. Baka takot na kayong magsimba siguro, yakap-yakap nyo na yung bag nyo. Hawak-hawak nyo na yung mga alahas nyo. Hindi naman po ganun sa kiyapo. No? Pero balik tayo, saan natin hinuhugot ang buhay natin? Katulad nung babae, nung Samaritana, ang dami niyang pinagbabalingan na akala niya ito ang magbibigay buhay sa kanya. Pero sa bandang huli, nais ipabatid sa kanya ni Jesus sa Sareno, nasa harapan mo na ang magbibigay buhay sa iyo. Mga kapatid, yung Samaritana ng una, ang hinihingi niya kay Jesus sa Sareno, yung tubig na para sa kanya makakatulong pamatid uhaw. Pero sabi ni Jesus sa Sareno sa kanya, huwag lang yan ang hingin mo. Ang hingin mo, yung hindi lang makapapatid sa uhaw mo. Ang hilingin mo, yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ang hilingin mo, yung magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Para bagang sinasabi ni Jesus sa Sareno, huwag bariya ang hingin mo. Huwag yung maliit lang. Ang hingin mo, yung nais kong ibigay sa iyo, buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, yung dinadasal-dasal natin lahat ngayon, okay lang po yun. Magdasal tayong gumaling sa sakit, makapag-abroad, makapag-trabaho, yumaman, maging masaya. Pero huwag sana natin kalimutan, may mas mahalaga pang gustong ibigay sa atin si Jesus sa Sareno, ang biyaya ng buhay na walang hanggan, ang kaligtasan. Aanin mo ang pera, aanin mo ang magarang damit, aanin mo yung nakapag-abroad ka nga, aanin mo yung ikaw ang mataas na opisyal, pero hindi mo natanggap yung buhay na walang hanggan. Kaya sa misang ito, mga kapatid, pagdasal natin ang bawat isa. Hindi pala si Jesus sa Sareno yung napapagod. Yung babae, napapagod na siya kasi naghahanap siya kung saan siya kukuha ng buhay. Hindi pala si Jesus sa Sareno yung nauuhaw. Yung babae ang nauuhaw sa kaganapan ng buhay. Pero sa totoo lang mga kapatid, nauuhaw din si Jesus sa Sareno. Tuwing tayo nagsisimba,
Sana po magpanagpo yung pagkauhaw ng tao at pagkauhaw ni Jesus. Naalala niyo po nung nasa krus si Jesus Nazareno? Ano raw yung isa sa pitong huling wika? Nauuhaw ako. Naalala niyo po yun? Nauuhaw ako. Saan daw nauuhaw si Jesus Nazareno? Nauuhaw daw siya sa pagsisisi natin, sa katapatan natin, sa pagmamahal natin, sa pagtitiwala natin. Lahat tayo ngayon dito, nauuhaw. Nauuhaw kung ano nga ba talaga ang buhay. Hayaan mo na ang uhaw mo ay sumalubong sa uhaw ni Jesus Nazareno. Kaya sa pagkapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, narito po kami. Marami po sa amin ngayon, pagod na sa buhay. Ang dami naming pinagbabalingan para hanapin ano ang magpapasaya at magbubuo sa aming buhay. At kadalasan, nagkakamali kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami dahil nauuhaw kami. Nauuhaw kami sa kahulugan ng buhay. Nauuhaw kami sa kapayapaan at kaganapan ng buhay. Kaya po kami narito ngayon sa inyong harapan. Sapagkat alam namin, mahal na pong Jesus Nazareno, nauuhaw ka din. Nauuhaw ka sa aming pagbabalik, sa aming pagsisisi, sa aming pagmamahal. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang bukal, balon, at daluyan ng tunay na buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain ninyo po kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay nga ang ating Panginoon ang ating manunubos. Idulog natin sa Kanya ngayon ang ating mga pagkauhaw, ang ating mga panalangin. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahang maging daluyan ng tubig sa kanilang ministeryo at paglilingkod sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos,
Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ng bawat pamilya, ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig, Ama. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin, Ama kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagdigtas at tubig ng buhay. Amen. Magsupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding inahangad na ang pag-ibig mo ay maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana,
sana, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, nauuhaw tayo sa Diyos. Tuwing tayo nagsisimba, nauuhaw si Jesus Nazareno sa ating pagsisisi at pagmamahal. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ang inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak niyang pusong si San Jose at lahat ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na mga kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi sa iyo kami nauuhaw. Patawad po kung nagkukulang kami sa pagsisisi, katapatan at pagmamahal. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa iyong anak na si Jesus.
isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Panahon ng Kuwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid natin nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa collection ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic, mga batang kulang sa pagkain, biktima ng bagyong paeng, at iba pang kalamidad noong 2022. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arcebispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsasalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa simbahan ng Quiapo, sa inyong puntulong sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng pangayuda sa ating kapatid, mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ating ipagdasal na tuwing tayo'y nagsisimba, magsalubong ang pagkauhaw ng Diyos at ang pagkauhaw ng tao. Uhaw na uhaw si Jesus Nazareno na tayo'y patawarin, panibaguhin at gawaran ng buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapatawaran ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.